February 4, 2012, nang makasagupan ang kababae nating si Nonito Donaire, ang mayabang na Puerto Rican boxer na si Wilfredo Papito Vasquez Jr., anak ng former 3 Division World Champion na si Wilfredo Vasquez Sr. Para paglabanan ang bakanting WBO World Super Bantamweight title. Ang labang ito ay isa sa mga undercard at co-main event noon nang sago pa ang Julio Cesar Chavez Jr. at Marco Antonio Rubio na ginanap sa Alamo Dome, San Antonio, Texas, USA. Hindi basta-basang boxer itong si Vasquez, mga brad. Dahil pagdating sa punching power at counter-punching skills, ay isa din itong si Vasquez sa may tuturing na pinakamalakas at pinakamahusay noon sa Super Bantamweight Division. Sa katunayan, mga brad, kung ating matatandaan, itong si Vasquez ay ang dating nakalaban at nagpalasap ng kauna-unahang talo noon via knockout sa kababayan nating si Marvin Sonsona. Sa kanilang sagupaan ay may impresibong record si Vasquez na 21 wins, 18 knockouts, isang tabla at isang talo. Samantalang si Donaire naman ay may kartadang 27 wins, 18 knockouts at may isa ding talo. Sa press con bago ang kanilang weigh-in ay mababakas ang pagiging bastos at kahambugan sa katawan nitong si Vasquez. Sa kanilang face-off nga ay inalis nito ang sombrero ni Nonito, pagpapakita ng tanda na hindi nito inirerespeto ang Pinoy champion. That is pathetic. You will never win. You weak, pathetic fool. Prepare to die. You will never win. Prepare to die. Idagdag mo na din sa kahambugan ang asawa nitong si Vasquez na nagawa pang mag-post sa kanyang social media account na kesyo takot daw itong si Nonito sa kanyang asawa. Kaya naman dahil dito, ay halos naging personala na ang kanilang sagupaan. Ayon mismo kay Nonito, ay wala na siyang pakialam sa kikitaing pera at maging sa paglalaban ng beltman. Dahil simula ngayon daw, ay ang tanging gusto niya ay inakot si Vasquez. Pagdating ng mismong laban, sa mga early rounds, ay naging kontrolado ni Donaire ang face ng laban. Bawat bira ay tila gusto na talagang wasakin ng maaga si Vasquez. Pagsapit ng round 5, ay dito na medyo nakabawi si Vasquez nang makapagpatama ito ng ilang solidong kombinasyon. Sa round 9 ay dito na natikman ni Vasquez ang kanyang kauna-unahang knockdown sa kanyang buong professional boxing career. Matapos itong tamaan ng isang solidong uppercut na sinundan pa ng isang left hook. First time Wilfredo Vasquez Jr. has been down in a professional career. And there we saw some signs of that quick-handed power. But Vasquez seems... Nagawa pang makasurvive ni Vasquez dito ang mga brad at nagawang matapos ang 12th round.
Maswerte ito sapagkat nagka-injury sa late rounds ang kaliwat kanang kamao ni Dunaire, kaya hindi na nito nagawang tapusin ang laban sa pamamagitan ng knockout. Despite that, it was a remarkable combination though. Ganun pa man, ay nakuha ni Dunaire ang panalo via split decision. Nonito, the Filipino Flash Dunaire! Dahil nakaabot kayo sa dulo ng ating video, ay bibigyan ko kayo ng isang malupit na boxing trivia. Siguro mga brad ay pamilyar na kayo sa lalaking ito, kung saan madalas natin siyang makita sa mga memes, kung saan ginagawa siyang katatawanan dahil sa kanyang pag-iyak. At marahil ay isa ka din sa natawa sa kanya dahil sa nakakatawang reaksyon ng kanyang mukha. Pero Brad, bago ka tumawa, alam nyo ba na ang lalaking ito ay isang American professional boxer? Ang pangalan niya po ay si Rick Lockridge, na kilala din noon sa bansag na Rocky. Naging lineal at WBA super featherweight champion noong February 26, 1984. Siya lang naman ang nag-iisang boxer na nagbigay ng kauna-unahang talo sa tsuhin ni Floyd Mayweather Jr. na si Roger Mayweather via first round knockout sa loob lamang ng 98 seconds. Bakang taga-gabay dali om, dubol ka. Alam ka. Kung nagustuhan mo ang bidyong to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.